Kamusta mga brad? Sabi nila kapag pogi ang motor mo, lamang ka na agad sa iba. Lalo na kung naka-front CC pataas ka. Ito daw yung tipo ng mga motor na lapitin ng chicks. Well, para sa akin, totoo naman talaga yon. Iba talaga ang karisma ng mga taong naka-bigbike. Sa panahon ngayon, mas gugustuhin ng mga babae na umangka sa magandang motor kaysa doon sa mga simpleng motor. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan. Kung mapapansin nyo yung mga magagandang motor, palagi may mga angkas na chicks yan. Minsan nga, iba-iba pa angkas yan. Pero hindi alam ng mga girlfriend at asawa nila yon. Pero dahil nga sinabi ko na dito, pasasaan ba't mahuhuli din kayo? Napakapangit ng ugali mo! Dati kasi may nililigawan ako, tapos biglang sinulot na isang kupal na maganda ang motor, olats tuloy ako. What? Kaya ngayon, ganti-ganti lang yan. Kaya kayo mga babae, bantay-bantay nyo yung mga partners nyo. Baka mamaya, iba na angkas nyan. At para naman dun sa mga taong may ibang inaangkas, Brad, magbago ka na. Aww. Bigay mo na lang sa akin yan. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hindi na natin may pagkakaila na sa panahong ito, marami talagang advantage yung mga taong naka-bigbike. Well, unang-una nga po dyan, di hamak na mas mabilis tumakbo yung mga bigbike kaysa doon sa mga lower engine displacement. Pangalawa, pwede silang pumasok sa mga expressway para mas lalo pang mapabilis yung biyahe. Unlike sa mga small displacement na bawal nga po pumasok sa mga expressway. Pangatlo, di hamak na mas nililingon yung mga bigbike kaysa doon sa mga ordinary bike. Katulad na lang nito, kapag yung naka-bigbike nag-revolusyon sa harap ng maraming tao, ang tawag doon, wow, pogi astig! Pero kapag yung motor na lower displacement nag-revolusyon sa harap ng maraming tao, ang tawag naman doon, hoy kupal, pangit ka mo be! O diba, nasaan ang hustisya? Pero alam naman natin na hindi lahat ng tao ay kayang bumili ng mga big bikes. Kasi nga, may kamahalan din ang mga ito. Pero alam nyo ba na mayroong isang big bike na napaka-pogi na, napaka-affordable pa? At ito nga po ay ang Dominar 400, nagawa nga po ng Indian motorcycle manufacturer na Bajaj or Bajaj. Wow! So kung ikaw yung tipo ng tao na gustong gusto talaga ang mga big bikes at medyo tagilid sa budget, sa tingin ko ito na yung motor na swak para sa'yo. Pangarap mong magka-big bike, kaso wala kang pera, kaso wala kang trabaho, kaso wala kang plano sa buhay mo. Aba, walang problema. Aww. Iuntog mong ulo mo. Paano ka magkakaroon ng big bike kung tamad ka naman pala? Alam nyo mga brad, isa ang Dominar 400 sa mga pinakamurang big bike na available ngayon dito sa Pilipinas na mayroon lamang presyong 175,000 pesos. Wah! Yes po, yan po ang current price ng Dominar 400 na available ngayon dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na nagkaroon na ito ng upgraded version na nilabas na nga po sa bansang India? At yan nga pong pag-uusapan natin ngayon, ang Dominar 400 2022 model. So kung kukumpara nga po sa Dominar na available ngayon dito sa atin, upgraded na po yung Dominar 400 na nilabas sa bansang India. Pero kung titingnan natin yung physical appearance, halos wala namang pinagkaiba, magkamukha pa din sila. Kumbaga dito sa latest model, nag-upgrade lang yung makina niya at nagdagdag ng iba pang mga features. Kung matatandaan natin dati, nung unang inilabas ang Dominar 400 dito sa Pilipinas, medyo nagkaroon ito ng aberya. At yun nga po ay dahil sa kanyang engine displacement. What? E kwento ko, okay lang? Okay. Isang araw na naginip ako, nasa itaas daw ako ng building. What? Wait lang, mali yata nabasa ko ah. Ah, oo, naalala ko na. Nagkaroon nga po dati ng konting problema itong Dominar 400 sapagkat ang nakalagay po sa kanyang papel ay hindi mismo 400cc, kundi 373.3cc. At dahil doon marami pong nahuli na nagdulot nga po ng kalituhan sa mga rider. Pero yun po ay dating issue pa. Parang ang sagwang pakinggan ah, issue pa. Well, sa ngayon nga po, wala nang problema dyan. Naayos na nila ang tungkol sa problema na yan. Pwede ka nang pumasok sa mga expressway kahit kailan mo gugustuhin. Kasi nga, 400cc na yung nakalagay sa papel niya. At dahil nga doon, talagang marami ang bumili ng Dominar 400. Kasi nga, sa presyo ko na rin 75,000 pesos, pwede ka nang pumasok sa mga expressway. Wow! So kung maganda na yung Dominar 400 na nandito sa Pilipinas, ano pa kaya yung latest na Dominar 400 na nilabas na sa India? Well, ang tanong na lang natin dito, ano-ano nga ba yung mga naidagdag dito sa bagong model? So ito nga po ay merong 373.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4-valve. Yes po, mula sa dating single overhead cam, ngayon po ay dual overhead cam na siya. At pagdating naman sa kanyang power, nagtaas na rin ito. Mula sa dating 35 horsepower, ngayon nga po ay 40 horsepower at 8,800 RPM, 35 Nm of torque at 6,500 RPM. At kaya nga po nito mag-isandaan sa loob lamang na 6 na segundo.
fuel injected at syempre naka-liquid cooled. 6-speed gearbox at kayang tumakbo ng ganito kabilis. So talagang hindi rin basta-basta ang motor na ito. Ang sukat ng kanyang gulong 110x70x17 sa harap, 150x60x17 naman sa likuran. At pares po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, disc brake sa harap, disc brake sa likuran, at pares po itong naka-ABS. Kaya safe ka dito. Ang kanyang seat height 800mm at 157 naman ang kanyang ground clearance. Ang kanyang fuel tank capacity 13 liters. Na same pa rin doon sa old model. Ang kanyang gauge panel syempre naka-digital. Na meron na nga po nakalagay na gear indicator unlike doon sa previous model na wala. So isa nga po sa mga bagong feature na naidagdag sa motor na ito. Meron na siyang USB charging port. Na isa nga po sa pinaka-importante feature ngayon sa mga motor. At isa din sa mga binago nila sa motor na ito ay yung kanyang side mirror. Na medyo may pagkakahawig doon sa side mirror ng Kim Cook RV. At isa din sa pangmalakasang binago nila sa motor na ito ay ang kanyang front suspension na naka-upside down position na nga po na magbibigay sa kanya ng malupit at magandang bounce. At bukod pa doon, mas lalo siyang naging bruskong tignan. Ang kanyang mga ilaw, syempre, naka-full LED na lahat. At meron po siyang tatlong spark plug. Ang kanyang tambucho, naka-twin barrel exhaust na ito. At syempre, dahil ito nga po ay dual overhead cam na, asahan natin na mas malakas ito kumpara doon sa isa na naka-single overhead cam lang. Pero pagdating naman sa kanyang gas consumption, asahan na rin natin na mas malakas ito kumpara doon sa isa. Tandaan nyo, walang malakas na motor na hindi malakas sa gas. Ganun lang kasimple yun. At ayon nga po sa claim ng mga tao nakagamit na sa motor na ito, ito daw ay kumukonsumo ng 32 km per liter. Pero syempre, depende pa rin yun sa magiging riding style nyo. Kung masyado kang kaskasero magpatakbo, baka hindi mo rin makuha yung 32 km per liter na sinasabi nila. Pero syempre, given na yun. Kaya ka nga nagbigbike, diba? Alam ko marami sa ating mga kababayan ang naghihintay sa motor na ito. Kaya ang tanong ng karamihan, kailan nga ba ito ilalabas sa Pilipinas? Ang sagot, ambot sa imong lubot. Ang totoo niyan mga brad, may kumalat na dati na ilalabas daw ito September 2021, tapos naging November, tapos naging December. Kaya mahirap na rin talagang magsalita. Pero ang sigurado naman dyan, ilalabas talaga yan sa Pilipinas. Kasi nga, mabenta ang motor na yan dito sa atin. Baka siguro next year nandito na yan. Kaya antay-antay na lang muna. Sabi nga sa kasabihan, patience is virtue. Aww. Kung sa Bisaya pa, pasyente si Berto. Dami na naman bad trip. At oras na nga po para sa ating red horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala, hindi niya kayang magkarga ng Red Horse. Ay. So hanggang dito na lang muna tayo mga brad. Kung may gusto kang sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shoutout ka pala kay Sef Pineda. Shoutout kay Ryan Oliver at pati na rin kay Albert Enoch. Shoutout kay Jason Garcia. Shoutout kay Elsie Piang. Shoutout kay Junel Silat Silagan. Shoutout kay Spider Franco. Shoutout kay Marguin TV at pati rin sa Omega at Avila Family. Shoutout kay Ride 75 at sa kanyang asawa na si Marian. At sa kanilang mga anak na sina Adrian at Abriel Jan. At sa kanyang mga kasama na sina April, Marcia, Vincent, Junjun, Felipe, Roldan, Aaron at Jason. Shoutout kay Rodel Ratay. Shoutout kay Kent Titiques. Shoutout kay Edetic Pinas. Shoutout kay Arlo Pipino. Shoutout kay Andy Calampiano. Shoutout kay Samuel Guevara. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Vlad Lastrakid. Shoutout kay John Wen Cuevas. At pati na rin sa kanyang mama Ana at papa Edwin at kay Fevrian. Shoutout kay Richard Almario at pati na rin sa Almario family. Shoutout kay Jose Remel Ortiz at pati na rin sa Villa Flor at Santi family. Shoutout kay Mr. Hank Barnhard. Shoutout kay Frank Fumbuena at pati na rin sa kanyang mga anak na sina Apple Culin at Francis Fumbuena. Shoutout kay Rem Ferca at pati na rin sa kanyang mga anak na sina Princess Irish at Kate. Shoutout kay Zint. Shoutout kay Conan Idugawa.
Shoutout kay JL Trinidad at pati na rin kina Jason, Jumbie Romel at Joey. Shoutout kay King Clarence Rosales. Shoutout kay Rams Barbon at pati na rin sa kanyang asawa na si Michelle. Shoutout kay Luitsky TV. Shoutout kay Yuri Saludaga. Shoutout kay Pogi daw. Shoutout kay GBD Vlogs. Shoutout kay Assorted Vlog. Shoutout kay Angie Nerun Agtarap. Shoutout kay Jeffrey Santos. Shoutout kay Richard Parco Villanueva. Shoutout kay Take To New. Shoutout kay Ronnie Hermosa. Shoutout kay Janry Alvin. Shoutout kay Gino. Shoutout kay Clint Calo. At shoutout kay JBTV. So hanggang dito na lang muna mga Brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, okay, bye.